May isa po akong napansin eh. Yung sino ang mag-handle, sino lang ang pakikinggan ng mga players. Napansin niyo po ba? Ang napansin ko po sa San Miguel, napakarami nilang coach. Imagine yung mga former coaches, no? Eh, nandun lahat. Ayan, so welcome back po, no, dito sa Toy TV Sports, sa Day and Rica YouTube channel. Well, mabilisan po tayo, no? Ito po yung sasabi natin kanina, magkakaroon po tayo ng full game analysis, ano po, sa laro na ito, ano. At tusagutin na rin, no, yung mga, ano, kantsaw ba yan? O tanong, or kung ano pa man po, no, patungkol po dito sa naging laban po, no, kung saan naging kampiyon, binakasan na po ng Meralco Bolts ang ito pong serye nila ng San Miguel Beermen, no. At kaya nga, tayo nandito ngayon, no, para po himayin, no, ano sa tingin ko ang nangyari at dapat nangyari. Yan na naman tayo, sabihin na naman ng iba, yan ka na naman, nagmamagaling ka na naman, kala ko ba may game 7? Well, magpapaliwanag po ako, no. At bago yan, tayo po nagpapasalamat sa inyong muli, sa inyong patuloy na panonood, sa inyong patuloy na pag-like and subscribe na po. At dahil dyan, eh, tayo po yung nagpapatuloy ng mga ganitong contents. Okay guys, so ito na. Ang score po natin 80-78, no. Despite, no, ng 3-point shot nito ni Junmar Pajardo, no. Unlikely 3-point shot dahil siya po ang pinaka hindi mo inaasahan at pinakaayaw mong kumuha ng shot na 'yon, di ba? Of all of them, no, sa loob sa lima na nandoon sa court, si Junmar ang hindi mo talaga ilalagay sa situation na 'yon, but siya po'y proven to be 7-time MVP, kundi man mag 8, no, abangan natin 'yan. At best player, di ba, siya yung ano, tinampok, no, or siya yung tinanghal, no, na best player of the conference. Well, dapat lang sa naging performance niya, no, he's the main man for the SMB, no. At yun na nga lang ang ginawa po ni Chris Newsom, ano po, eh nabaliwala po yung tira na yun. It could be a very ano, no, spectacular highlight, ano po, kung sakasakali. Yun na nga lang, mas naging highlight po ang fadeaway shot na tumapos po ng serie. At yan po ay yung tira na yun ay pinagkalob sa kanya, no. Siya po ang inatasan, no. Siya po ang napili na tumira. Yan po yung nabanggit, no, ni Coach Nenad, ano po. Kaya nga napakagandang play, no. At nakita kasi nila siguro there's a height advantage, and at the same time eh diwala po sila sa ano, sa tira na yon na magagawa, na may papasok nito ni Chris Newsom. At di nga sila nagkamali, no. Yan po talaga maganda kung kumpiyansado ang coach, no, sa kanyang manlalaro, at inspirado naman ng player para itira ito, no pressure at all, ano po. At yun na nga, nakuha nila ang kampyonato, ano po, their first championship, no, since they joined the league. O, di ba? Ang galing, di ba? At tayo na, yung tatlong player nila na talagang nandyan, no, ng ilang taon na, katulad na ito ni Cliff Hodge, imagine, 13 years na, di ba? O, tapos si Anjo Karam, no, at yan nga, si Chris Newsom, di ba? Kaya, napakaganda po talaga ng ano na yan, ng team nila ngayon. It's a team to watch, ano po. Okay, yun ang abong score. At ang of course pinangunahan niya rin, di ba, ang opensiba po ng kanilang kupunan, no. Meron po siyang 15 points, no. At of course itong si Alain Maliksi, no, kanilang, para sa akin eh, tumata yung 6 man nila, ano po. At sa kabilang dako naman po, of course ito pong si Junmar Pajardo na may 21 points, ano po, at si CJ Perez, no, na may 11 points. Yun nga lang po, di talaga kinaya, no? Talaga pong napakalakas na itong, ano, na itong, ano, Meralco, no? First quarter pa lang. Yun nga po, nabanggit natin sa una-una nating update, guys, na, ano nga, wala nakitang adjustment sa lineup. Kaya talagang, umpisa pa lang, ratsyada na po ang Meralco, no? At kumpiyansado lahat naman lalaro, no? Pati nga po, mga backup centers, talagang tumitira sa labas. Kaya talagang hirap po, no. Hirap pang ano, nakita niyo po San Miguel, nabanggit ko nga kanina pa, nakakaawa sila rito sa serie na to, no. Dahil talagang ano, para sila nangangapa, no. Imagine sa fourth quarter, ano po, yung para sa akin, it's hindi pa rin, I mean,
pwede pa silang mag-quick to eh, no? Sa mga situation na yun. Tapos, pinilit nila yung 3-point shot, di ba? But anyway, kung pumasok yun, napaka-maganda rin yun, ano po. Pero sa ganung pagkakataon po, mas maganda po sana. Kung ano muna, iku-quick to mo muna yun at papaul ka. At may chance po talaga na makadikit sila doon. Ano pong napansin ko, no? Dito sa, ano, sa San Miguel, no? May isa po akong napansin, eh. Kasi sa kabila, nakita niyo po yung coordination between the coach, yung pag-uusap ng dalawa. Yung sino ang mag-haddle, sino lang ang pakikinggan ng mga players. Napansin niyo po ba? Ang napansin ko po sa San Miguel, napakarami nilang coach. Imagine yung mga former coaches, no? Eh, nandun lahat. Ato Agustin, no? Si Coach Leo Austria, di ba? Tapos, yun nga, ato si Coach, ano, Gallant. Then, nandun din sa huddle si, ano, si Coach, former coach, no? At, ano bang posisyon ni Al Francis Chua sa San Miguel ngayon? Di ba? So, parang, kung ako player, sino pakikinggan ko? Ang dami yata. Kaya siguro parang, ano, no? Ito, sa tingin ko lang, spekulasyon ko lang, ha? Kaya siguro parang, ano, parang lito yung mga player ng San Miguel. Nakita nyo? Sa, ano, sa setup ng kanilang depensa, no? Sa opensa, di ba? Parang, ano, parang, yun lang, ano ko lang, observation ko lang, sorry po, ano, kung mali man ako, no? Yun lang observation ko. Kayo, anong observation nyo, no? Kaya kung ikukumpara mo yung sa, ano, Meralco, parang well-coached po ang Meralco dito, no? At marami na nga po naka, ano yan, nakaka pansin yan, ano po, kaya nabanggit ka agad, Amerikano yung ano yun. Bawal yan ah. Mga ganun, di ba? Pero hindi naman po bawal ang consultant, no? Kaya nga, tsaka para sa akin naman, no? There's nothing wrong, no? Isa high level, no? High level of basketball, no? Ang, kumbaga, ang isi-share ng tao at, para na rin itaas ang level, no? Ng ating basketball, ano, coaching system, ano po. So, bakit pagbabawalan, di ba? So, wala pong bawal doon, no? Kaya po, napakaganda talaga, no? Nang nangyaring ito, no? At marami po talagang, parang ang nagsasabi nga nung ilan, susunod na topic po natin, ano po bang naging mas exciting, no? Ang NBA Finals or ang PBA Finals? Ayan po, magkakaroon po tayo ng, siyempre, content tungkol dyan. At tatanungin ko kayo, no? Through comment section, guys. Eh, sana, ano man kayo, mag-participate pa rin po kayo, ano po? Kasi nga po, kung napapansin nyo sa ating mga contents, hindi ko po halos napansin ng NBA Finals eh. Hindi ko napansin na kaisang content lang po ako ng NBA Finals. At nakita ko po, parang konti lang ang response, no, ng ating mga subscribers dito, ano po, dito sa ating channel, no. Kaya, yun nga, may nagsasabi, parang mas exciting pa, naging exciting itong ang ating ang, ano, PBA Finals, ano po, sa mga Pinoy. Ayan. So, yun po nung ang naging istorya ng ating ano na ito, no? Serye na ito, no? At from first to finish, diktikan ng laban, no? Sa tanong naman, no? May nagsabi. Kala ko ba siya kala ba may game 7? Ganun. Well, guys, nakita nyo naman, eh. Muntik na mag-game 7. Yun nga yung sinasabi ko. Bakit ko sabing may game 7? Kasi nga, hindi po magpapatalo ang San Miguel, no? Hindi. Kaya nga, hanggang sa huli, ginawa ni June Mar ang kanyang magagawa, no, kahit hindi or kahit malayo sa kanyang expertise, eh ginawa niya po. Siya po ang tumira ng 3-point shot na deny yung kanyang mga kakampi. So, he need to do something, di ba? As a leader, as a MVP, no, for how many times, di ba? At the best conference player or best player of the conference. Diba, yun po yun eh. Yun po ang pagrespeto ko sa SMB. Kaya ako nasabing sila or magkakaroon ng game 7, no. Siguro pupulaan niyo, mali ka naman. Hindi nga po. Due to the respect, no, na aking sa respeto ko with the San Miguel, of course. Eh di naman ako nagkamali ng expectation, no, na ibubuhos sila lahat, no, ng kanilang magagawa. At yan na nga, no. Nagkataon nga lang na may lapses lang sa depensa. Dapat na-anticipate na po ng San Miguel na si Newsom po talaga ang titira dyan. Dahil siya po ang ano eh, kumbaga sa mga ilang games nila, siya talaga yung tumitira, no? Kahit na
struggler or struggler, kahit na struggling yung laro niya, di ba? Eh siya pa, sa kanya pa rin ang tiwala, di ba? So dapat na-anticipate na 'yon, no? Kay ganoon po talaga, tapos na, no? Wala tayong magagawa, no? So let's all congratulate, of course, ito pong deserving sa championship na Meralco Bolts. At yun lamang po, no, ating analysis sa laro na ito, no, mabilisan lamang po. Ayan po'y ano lang, no, sang-ayon lang sa aking mga napanood, aking obserbasyon dito po sa ating sariling channel, sa Doy TV Sports, of course, at dito po sa YouTube channel na Day Enrica. At yun lang, at muli, maraming salamat po sa inyong panonood, sa inyong pag-like, at sa inyong pong pag-komento. At see you po sa susunod na content dito lamang po sa ating channel. Muli, magandang araw at maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.